New York Knicks mga kadribol, mas binigyan po ng priority si Jalen Brunson na makuha nila kaysa dito kay Kyrie Irving. Pero bago po yan mga kadribol, kung ibig mo po na makasunod sa mga latest NBA news and updates, mag-subscribe ka na sa Kadribol Basketball at pindutin ang notification bell para hindi ka po mahuhuli kapag may bago na tayong balita. Maraming salamat po! Isa nga po sa posibilidad na mapuntahan ni Kyrie Irving ay ito pong koponan ng New York Knicks dahil sa kakayahan nito na maglaan ng sapat na cap space upang mapapirma po nila itong si Irving. Subalit mas gusto ng Knicks ang option na si Jalen Brunson na lang po ang papirmahin nila sa kanilang koponan. Lumalabas po mga kadribol na mas may mga priorities ang New York Knicks kaysa sa pagkuha nila dito kay Irving. At ang paghahanda po nila na magkaroon ng sapat na cap space ay hindi daw po nila inilalaan para kay Irving, kundi para po kay Brunson. Ilang buwan na rin po na nalilink itong si Brunson sa New York Knicks dahil na rin po sa mga connection nito at dahil na rin po sa kanyang ama na nasa coaching staff ni head coach Tom Thibodeau ng New York Knicks. At noon pa pong off-season ng 2019 na pabalita po na itong Knicks ay nagkaroon ng interest na makuha po itong si Irving. Sa ngayon po mga kadribol, ang Los Angeles Lakers ang mas may malaking kagustuhan na makuha itong si Kyrie Irving. Kaya abangan na lang po natin kung sa Lakers nga po talaga ang destinasyon itong si Irving. Pero kung kayo po ang nasa lugar ng New York Knicks mga kadribol, sino po sa dalawa ang mas bibigyan ninyong priority na makuha? Si Kyrie Irving po ba o si Jalen Brunson? Cole Swider mga kadribol, pumirma po sa Lakers ng isang two-way contract at isasama po nila sa roster nila sa darating po na Summer League. Matapos nga po ang naganap na 2022 NBA Draft, nagsimula na pong magtrabaho ang Lakers at tumingin sa mga undrafted players na posibleng nga ang kupo sa kanilang koponan at isama po nila sa roster nila para sa darating na Summer League. Si Austin Reeves po mga kadribol ay nakuha ng Lakers bilang undrafted player at maganda po ang naibigay niya sa Lakers last season. Kaya ngayon po ay ganoon pa rin ang inaasahan ng Lakers sa mga bago nilang undrafted players na pumirma sa kanila ng two-way contract, sina Scottie Pippen Jr. at ang bagong pirma sa kanila na si Cole Swider. Si Swider po mga kadribol ay isang sharpshooter na galing sa Syracuse at siya po ay nag-average sa kanyang final season sa Syracuse ng 47.3% sa 3 sa kanyang 5.1 attempts per game. At alam naman po natin na ang hanap ngayon ng Lakers ay mga batang sharpshooter para sa opensiba ni Coach Darby Ham na 4 out 1 in. Ngayon po, kasama ng bagong kuha nila sa draft na si Max Christie at dalawang two-way contract players na sina Pippen Jr. at Swider, ang kabilang po sa bubuo ng 15-man roster ng Lakers sa pagpasok ng bagong season. Pero posibleng magbago pa po ito. Depende po sa kalalabasan ng resulta ng mga players na ito sa Summer League at maging sa magiging galawan po sa free agency. Special mention din po ang anak ni Shaquille O'Neal na si Sharif na isa din po sa pumirma sa Lakers upang makapaglaro sa darating na Summer League sa Las Vegas. Isa pa na pumirma sa Lakers ay itong si Fabian White Jr. ng Houston sa isang Exhibit 10 deal. Si White Jr. ay may taas na 6'8 at siya po ay nag-average ng kanyang career high points na 12.5 points per game sa kanyang ikalimang taon sa Houston na mayroong 5.7 rebounds at 1.4 blocks per game. At ang kanilang koponan po ay nakaabot sa Elite 8 ng 2022 NCAA Tournament. Ilan pa mga pangalan ang sigurado na po na maglalaro sa Lakers sa darating na Summer League, gaya nina RJ Cole ng UConn, Vito Brown ng Wisconsin Badger, at Javante McCoy ng Boston. Walong players na po ito para sa Lakers na maglalaro para po sa Summer League. At posible din po na sumama dito si Austin Reeves. Ngayon po mga kadribol, ang aabangan na lang po natin dito ay sino po sa mga ito ang magsta-stand out at tuluyan nang mapipili po ng Lakers na isama po nila sa kanilang final 15 players sa kanila pong roster ngayong season. Sino po kaya sa mga ito ang magniningning sa Summer League na parating mga kadribol? Sa ngayon hanggang dito po muna tayo. Para sa mga latest NBA news and updates, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kadribol Basketball. Pindutin ang notification bell para lagi kang makasunod sa mga kaganapan sa mundo ng NBA. At paiwan na rin po ng like ang ating video ngayon mga kadribol. And as always, ito po ang inyong Kadribol Arnel. Salamat po!